Alright, so tapos na tayo doon. And then we'll go to the nearest to Bigan. Medyo nauho tayo. So papunta na tayo ng rooftop. Nandun na yung kasama namin. Nandun na si Ma'am Esther and si Gob. Nasa mag-pet para sa isang activities doon. So tatry nating pumunta doon. Sorry, nasa labas po ako. And then we will go po. Alright, so takbo na tayo. Because I live in the mountain, wala signal sa gabi. So, kailangan kong tanong messenger. Sir Bong! Doon sa next meeting with Governor Nancy. Okay? So, I am with Ma'am Esther. Yan. Pababa na kami. Nasa rooftop kami. And daghan din. Okay, so papunta na tayo sa office. This is the office. Hi, say hi. Hello. Yan si Ate. Okay, let's go. Nato sa paano? Think nandito pa si right. And then si si Sarah and si Madam. So, babay muna. Para sa paghahanda ng modules at iba pang aktibidad. Sa harap po ng pandemya, ang lahat po ay inaanyan. Ready? 1, 2, 3! Okay, so bababa na naman kami. Oh my God! Okay, so na naman tayo. And then, nandito na sila. Different province, then I'm representing the Governor Rato, SB, ang mga barangay, mga residents natin. And yes, of course, masaganang North Cotabato po sa ating lahat. After dito, sa Tulunan North Cotabato, marami pang aktibidad sa araw na ito ang ating pupuntahan. Kaya dyan lamang po kayo, stay lamang po kayo, be happy and glowing. Ako po si Binibining Happy Glow at ito ang Happy Glow with Governor Nancy. Okay. Anything. Basta
pagpalang selebrasyon ng International Youth Day. Ang probinsya ng Cotabato ay nag-iisa sa buong mundo sa layuning maiangat ang estado ng bawat Butang Mateneo, lalong-lalo na sa sektor ng kabataan. Bilang inyong gobernador, magsisikapan ng aking administrasyon na mapaigting ang edukasyon at advokasya. Congratulations to Lieutenant Colonel Grandan, sir. You may now take your seat. The relief festival. Ma'am Nancy is also here. Ma'am Nancy was my kasama namin ito sa pagdalaban ng karapatan namin mga Indigenous people. Pero during that time, alright, nandito pa rin po tayo ngayon sa 39th IP na kung saan the ceremony still ongoing and napakaganda pala dito, parang Little Baguio, ang daming mga pine trees. Okay, so ito po ngayon together with our Governor Nancy Catamco na nandun pa and pinuntahan ko lang ko dito kasi napakaganda ng lugar. Oo, so ngayon ongoing pa rin po ang program ng Chains of Command Ceremony dito po sa poblasyon Makilala North Cotabato. Stay tuned! May isang munting pangarap sa puso ng bawat isa. Noong tamay nagsusumikap, labanan ang labis na kahirapan. Iwawas ng lahat ng mga kamalian. So this is the next destination natin or next activities na ginagawa ni Governor Nancy. Okay, meron siya ngayong ibibigay na magre-record siya ng kanyang mensahe. It is a virtual message all about the ADPO or the Area Development Project
office. So, meron pa siyang kausap ngayon, and then later on, we will have the recording and taping an ad. Okay? So, dira lang mo ha? Okay, dira lang. Bye. Darating. Maraming salamat po. Kuyugta, lumaki para sa masaganang North Cotabato. 3, 2, 1. Ma'am Roslaini Alonzo, North Cotabato Governor Ma'am Nancy Catampo, Lieutenant. It's okay. Yeah, magandang umaga po sa ating lahat. Lalo-lalo na po daw sa mga balo na nandito. Kasi kayo po daw yung dahilan kung bakit itong ating Bangsamoro na ipinaglalaban, ang inyong mga asawa na sa pinisyo ng kanilang buhay, ngayon po ay nakikita natin yung ating mga ganansya. Kaya palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Pero nang sabi ni Sir Sammy, parang Sammy pa rin yung matawag ko sa'yo. No? Ano sabi niya? Pagagandahin daw kayo lahat para makahanap daw ulit ng husband. Kailangan niyo ba yun? Anyway, congratulations po sa ating lahat. Lalo-lalo na po sa to the people of Bangsamoro at saka po sa aking idolo, yung inyong MILG, syempre, attorney na gito si Narimbo. Kasama po, syempre, ang isa ko pong nire-respeto na isang leader na alam ko po yung kanyang credibility. Be consistent. Hindi lang po consistent na sumusuporta, kung hindi po buong puso po na sumusuporta, lalo-lalo na sa extension ng Bangsamoro. Dahil nakikita ko ang gains nito, ang ganansya nito. Hindi po mga politiko ang may ganansya nito, kundi ang taong bayan po, ang taong Bangsamoro po ang nagganansya sa ating itong ating nakuha na Bangsamoro. Kaya sana po ay suportahan natin lahat po ng mga visions ng ating mga leaders, katulad po ng ating chief minister, and of course all our ministers, Attorney Sinarimbo, Attorney Guerra, and all other ministers na kanila lang pong layunin ay para po magkaroon ng katuparan na totoo, katahimikan at kaunlaran ang taong po dito sa Bangsamoro. Kaya ako po ay masaya and very proud na kasama po ako sa journey na ito. Hindi ko po akalain na darating ito sa ganito, pero sa noon pa man, sa simula pa naman nung makita ko po sina Chief Murad, si Chief Ahon pala, Ibrahim. Chief Ibrahim, Chairman Iqbal, no? Attorney Sinarimbo, sila Sir Sami, si Sir Sami Gambal, sorry, ano ba yun? Abdul Raouf, Makakuwa. No? Pero ang tanong ko kay Sir Guerra, yung totoo ba yung pangalan mo? Hindi naman naiiba. Sabi niya, hindi, asawa lang daw ang palaging naiiba. Nagandandag, hindi ang pangalan. So at least sa'yo, Sir Sami, pangalan, no? Pumubelta ko sa'yo, ha? Ng araw na naman po sa inyong lahat, isa sa mga priority project ni Governor Nancy Catampo ay ang mga pabahay, lalo-lalo na sa mga IP. Kaya nandito tayo ngayon sa Upper Bulanan, Midsayap, North Cotabato upang saksihan ang groundbreaking nito at upang saksihan ang panimulang programa kasama ang ating gobernador, Governor Nancy Catampo. And also, ladies and gentlemen, mamaya sisimulan na ang programa and hinihintay na lang natin ang iba pang mga dignitaries at iba pang mga parte ng ating programa. Welcome po sa ating Happy Glow with Governor Nancy Catampo. Pasang na balaod na para matuman kini maukini ang Indigenous Peoples Mandatory Representative. Kay pagkadaog na ko, nagpatawag ko o Provincial Congress Vice Mayor Maning, kauban pa ta ito nga time ba to?
no? Katong 2010. So, pagkatawag na ko, ang pagkatawag ko, una-una na akong gipasa sa Kongreso mo ni ang IPMR. So, pasalamat ko kay dili lang dali ni sa tuwa sa Mindanao, kundi tibuok Pilipinas, nagkaroon kita og IPMR. Kung daay challenge ang inyuhang pagpabuhat o balay dere, napupod kayo nga challenge sa kuwa sa Kongreso ang pagpatuman sa IPMR kay daghan ang akong kalaban dito, no? Actually, even ang Cordillera, dili sila gusto sa IPMR, kay puro naman sila IPs. Ang ilang governor, IPs, ilang congressman, IPs, ano sila dito, IPs. So, dili na daw kinahanglan ng IPMR, kay dagdag daw. Sa akong giingon lahi ang representante sa IPMR. So, ako hindi paglaban, no? So, nagpasalamat ko kay nakita nato karon nga aduna kitay mga bosses, tingog, giap sa representante mula sa probinsya, sa province, hangtod sa munisipyo, hangtod sa kabarangayan. Adunay mga challenges ni Ana, no? Kay murag bag-o ni sa atuang mga kaigsuunan nga tribo. And naagyud na normal na mga conflict. Pero gitanaw nato na siya nga kauban ka na sa proseso. Sama sa proseso diri sa inyong tinitingnan ngayon ni Gov yung ating yung site talaga na pagtatayuan ng ating ng IP housing. Ayan si Gov. Okay, masyadong mainit. So, siya mismo yung talagang pumupunta para actually, pababa kayo siya. Pero talagang kibaba ni Gov. Iha siyang itanaw dyan doon maayo. Kung sa gira ang nawong sa mga sa kaning tukuran sa mga balay, sa mga IP, no? Kay siyempre, atong nailhan ang ato ang gobernadora, the first ever nga IP nga gobernadora sa North Cotabato. Ito yung always na nakikita natin. Lalong-lalo na yung pumupunta siya sa barangay, yan pinagkakaguluhan siya. Talagang mahal na mahal siya ng tao, di ba? Di ba, Ma'am Ate Lea? Yes. Yeah. Very loved by the people. Yes. Oo. Lalo na sa IP. Yeah. Oo. Pinakamamahal na yun. So, tingnan nyo. So, talagang nagkagubot na sila. Nagkagubot sila nga makapapicture, no? Sa the first ever nga kaning IP governor sa North Cotabato. As you can see, yan, ganyan siya. Ganyan siya kung salubungin ng ating mga kababayang North Cotabatenos. That is what the Diwata. Yung talagang, yes, genuine support para sa kanya.